Si Jake, narito na po ang bagong trabador, si Ed. Nakasunod lang si Edward sa lalaking nakilala niya sa pangalang Delphine. Namamaybay sila noon sa makitid ng mga daang lupa sa pagitan ng mga palaisdaan. Ngunitian siya ng tinawag ni Delphine na Sir Jake. Ed? Anong lalaki? Ed Kaluwag o Ed Warren? Ngumiti rin siya at nagkamot ng batok. Gala po, Eduardo Gala. Tinawanan siya ni Sir Jake. Mabuti kung ganoon. Akala ko Ed Kaluwag eh. Or worst, Ed Warren. Mahirap kalaban yun. Binuntutan naman ng lalaki ng tawa ang sinabi. Tatawa-tawa lang din sila Delphine kahit wala namang nakakatawa. Alam ni Edward ang ibig sabihin ni Jake. Biro kung pakikinggan ang sinabi nito. Ngunit may bahid iyon ng katotohanan. Kilalang paranormal expert ang mga binanggit nito. Ang mga kagaya ng mga iyon ay literal na kalaban ni Jake at ang buong pamilya nito. Ang mga Turquio. Nalaman ni Edward ang tungkol sa pamilya Turquio dahil sa Facebook message si Derek. Ayon dito, nagtungo sa Kabisayaan si Bianca para lusubin na mag-isa ang isang pamilya ng aswang, ang mga Novestella. Ngunit hindi lang Novestella ang pamilyang ibig kalabanin ni Bianca, kundi tatlong iba pa na bumubuo sa acronym na Stornino na nangangahulugang Santilises, Turquio, Nidus at Novestella. Inuna daw ni Bianca ang Novestella. Hindi na kumontra si Derek, ngunit gusto pa rin itong tulungan ng nobyo nito sa misyong iyon, kaya ibinigay nito sa kanya ang pamilya Turquio. Siya na raw ang bahala roon at ito na sa pamilya Santilises. Bahala na raw kung paano gagawin sa natitirang pamilya Nidus. Ngunit may palagi siyang may kalalagyan din ng pamilya Nidus, kung saan man ay siguradong mas kaawa-awa ang mga iyon. Kaya naman hayon siya ngayon. Nagpapanggap na isang probinsyanong naghahanap na mapapasukan trabaho at maswerteng napadpad sa palaisdaan ng mga Turquio. Ano kayang kinakain ng mga isdang to? Aniya sa sarili habang pinakikinggan ang mga lecture ni Jake ukol sa mga tungkulin niya bilang trabahador ng mga ito. Nagkakaintindihan ba tayo? Nakangiting tanong ni Jake. Opo naman sir. Tugon niya. Madali na lang sa kanya ang pagtatrabaho sa palaisdaan dahil nakapag-expand na rin ang bukirin nila sa Cavite. Bukod sa mga pananim na prutas, ay meron na rin silang fish pens. Kahit papaano, ay may alam na siya roon. Mabuti naman. Delphine, ihatid mo na si Ed sa quarters nito. Pakainin mo na rin. Numumutla na oh. Tatawa-tawa pa rin si Jake na tinapik pa siya sa likod. Halika na Ed, ani Delphine na nagpatiuna na sa paglalakad. Yumukod naman siya sa harap ni Jake at nagpasalamat bago sumunod kay Delphine. Panay ang kwento ng lalaki ukol sa kanilang amo. Mabait daw, palabiro at magaling makisama sa mga tauhan. Hindi raw kagaya ng kapatid noon na si Simon na suplado. Tango lang ng tango si Edward, nagmamasid-masid sa paligid. Tinatantya niya kung sino ang aswang at kung sino ang tao. Isang mapanghasakbang ang ginawa niyang pagpasok sa kuta ng mga kalaban. Ngunit gaya nga ng isang kasabihan, keep your friends close and your enemies closer. Alas dos pa lang ng madaling araw ay nagtatrabaho na sina Edward. Naglalambat na sila ng mga tilapia at bangus. Kailangan ay mabilis ang kilos dahil nag-aabang na ang mga namamakyaw. Bagaman may karanasan na sa pangingisda, ay nagulat pa rin siya sa bigat ng mga isdang nahuli sa lambat. Mababolong naman ang palaisdaan, ngunit madulas malilikot ang mga isda na nakakadagdag ng hirap sa pagbuhat ng lambat. Pakiramdam tuloy ni Edward ay mamimitig ang mga braso at binti niya sa mga darating na sandali. Ed, itaas mo dyan sayo! Mabubunta lahat ng isda dyan eh! Sinisigawan na siya ni Gusting, isa sa mga katiwala. Hindi na lang siya kumibo at pinuwersa ang sariling mga braso para maiangat ang lambat. Diyos ko Lord, ano ba tong pinasok ko? Aniya sa sarili, para na siyang mauutot sa bigat ng buhat. Deus, auxilio me. Bulong niya, wala naman siya sa panganib,
Ngunit kailangan talaga niya ng tulong ng Diyos para matapos ang gawain nila. Basang-basa ng pinagsamang pawis at tubig ng lawa si Edward nang matapos ang pag-aahon ng mga isda para siyang hihikain sa labis na hingal. Normal ba yun? Hindi niya napigilan tanong sa mga katrabaho na nagkakapi na. Nagtrabaho na rin ako sa palaisdaan dati. Pero hindi naman ganun kabigat ang hango. Ang daming isda. Hindi ba mauubos yun? Parang nilat na. Umiling lang ang mga trabahador. Hindi yun. Maraming impact na fingerlings kaya walang ubos ang mga isda rito. Isa pa, galing sa Brazil ang feed sila. Kaya mabilis magsilaki. Tugon ni Pepe. Humigop ng kapi si Edward. Nangingilabot siya sa isiping mahiwagang ginagawa ang mga Turquio sa mga isda. Kaya kahit gaano ang hanguin ay hindi yun ubos. Maging ang feeds na sinasabi, idiskumpiyado rin siya. Brazil pa raw ha? Saan? Sa Amazon? Sa tirahan ng mga pirana? Yung mga isdang carnivorous? Mga isdang kayang kumain ng tao? Ed, kuha ka na ng kanin mo. Mag-almusal na tayo. Alok sa kanya ni Gusting. Malimig na ang ulo nito at nalimutan na yatang sininghal-singhalan siya. Aktong sasandok na nga sana ng kanin sa Edward, ngunit napalingon siya sa ulam. Pritong tilapia. Malay niya ba kung tama ang hinala niya sa mga pagkain ng isda? Kumuha siya ng kanin, pero nilagang talbos ng kamote na sinawsaw sa bagoong lamang ang inulam niya. Delphine, bakit wala si na Sir Jay kanina noong naghangon tayo? Tanong ni Edward habang nagpapakain sila ng mga isda. Pasimple na siya nagsilid ng isang dakot na pagkain ng mga isda sa isang plastik. Ipapatas niya iyon kung naglalaman ng karne ng tao. Tuloy lang sa paghagis ng pinulubos sa pagkain si Delphine. Si Gusting nga namamahalis sa paghahango. Sina Sir Jake, narito lang sa palaisdaan kapag umaga. Tiwala na pala sila kay Gusting. Saan naman ba umuwi sina Sir Jake? Doon lang. Itinuro nito ng nguso ang isang malaking bahay sa kabila ng bakod ng palaisdaan. Sa pagsunod niya ng tingin dito, inaabot ang tanong niya ang isang lalaking nakasilip sa kanila sa bakod. Matiim iyong nakamasid sa kanila, partikular sa kanya. Parang kinikilala siya. Huwag mong pansinin yan, si Edison. Ani Delphine, na ang tinutukoy ay ang lalaki nakasilip. May kitik yan, pero mabait naman. Pasilip-silip lang. Hindi ba tumatawid dito yan? Parang tatalon sa bakod ah. Hindi yan. Tignan mo. Hoy, Edison! Ayun na si Sir Simon. Pipitikin na ang itlog mo. Sinigawan ni Delphine ang lalaki na dali-dali naman bumaba ng bakod at nawala sa kanilang paningin. Tawa sila ng tawa. Sira ulo ka, tinakot mo. Anya, hayaan mo na lang kasi yun. Tatawa-tawang wika ni Delphine. Subalit hindi maaaring hayaan na lang ni Edward si Edison dahil isang araw na lumabas siya ng palaisdaan para magpasid-masid sa mansyon ng mga Turquio ay nasalubong niya si Edison. Tinangka niyang baliwalain ito. Dahil sa kaalamang may sakit ito sa pag-iisip. Ngunit hinarang pa siya nito. Ikaw, dinuro-duro pa siya ng lalaki. Iba ka. Nagsalubong ang kilay ni Edward. Anong iba? Tiningnan siya ng matiim ni Edison. Kakalaban kanina, Jake. Kalaban. Kalaban. Sumayaw-sayaw pa ito bago siya nilampasan. Patuloy sa pagpikas ng katagang kalaban ang lalaki habang papalayo. Nalaki ang mga mata ni Edward. Binuksan niya ang kanyang third eye at sinundan ang tingin ng lalaki. May nakita siyang dalawang maliit na tao na nakaupo sa balikat nito. Mga puting duwende. May mga kaibigang puting duwende si Edison na posibleng nagsabi rito na kalaban siya ni na Jake. Ano pa kaya ang binubulong ng mga duwende kay Edison? Hinabol niya ito. Sandali, Edison, saglit lang. Madali naman kausap ang lalaki. Kung tutuusin, ay matino naman ito. May pagka slow lang. Parang hindi akma sa edad nito ang pag-iisip nito. Pero maalam naman sumagot ng tama sa mga tanong. Pinakain niya ito at binala ng soft drinks, kaya lalong naging madaling kausap. Ed! Napalingon si na Edison sa tumawag. Si Jake.
May kasama itong lalaki at isang babae. Biglang tumakbo pala si Edison. Nang malayo na ito, isa ka sumigaw ng malakas. Mamaw! Sinunda na lang niya ng tingin ang lalaki bago lumapit kina Jake. Tawag niyo ako, sir? Anya. Tumango ang nakangiting si Jake, samantalang palipat-lipat naman ang tingin ng dalawa nitong kasama kay Edison at sa kanya. Babalaan lang kita. Huwag kang makikipaglapit sa siraulong yun. Balibalita rito na may nag-aalagang maligno roon, kaya may kaltok. Ikaw rin, baka mamaya mamaligno ka. Anito. By the way, mga kapatid ko nga pala, si Kuya Simon at si Jorina. Guys, bago nating tauan sa palaisdaan, si Ed. Tinanguan siya noong si Simon at nginitian namang Jorina. Magandang araw ho, ma'am, sir. Hindi makaligtas sa paningin niya ang saglit ng pagkislap ng mga mata ni Jorina at ang makulugang sulyap nito kay Simon na tila mahinati ng mensahe. Pareho pala kayong Ed na Edison, kaya nagkakasundo kayo. Seryosong wika ni Simon na bumenta naman sa dalawa nitong kapatid, kaya nakitawa na lang siya. Baka nga po, sabi lang niya. Maraming sinabi sa kanya si Edison ukol sa pamilya Turquio. May kapansanan sa pag-iisip ng lalaki, ngunit hindi ito nagsisinungaling. Maging ang mga duwenteng kasama nito, ay nakausap niya at nalaman niyang tama ang kanyang hinala. May gilingan sa loob ng mansyon ng mga ito, kung saan doon dinidurog ang mga bangkay ng biktima ng mga ito. At tayat puso lamang ang kinukuha ng mga Turquio. Ang katawan ay tinatadtad at isinasaksak sa custom build grinder, kung saan hindi maririnig ang ugong noon mula sa labas. Kahit pa nga dumadugong-dong ang pagkadurog ng mga buto. Pagkatapos magiling ay patutuyuin ang giniling bago muling pinuhin. Saka iyon ihahalo sa pagkain ng mga isda. Kapag naman daw nagkaubos ng isda, ay may ginagawang dasal ang mga Turquio. Pagkatapos ay magsasawsaw ng karne ng tao sa tubig. At saka bibigkasin kung anong klaseng isda ang nais ng mga ito. Kapag iniahaw na sa tubig ang karne, ay isa na nga iyong isda. Tama lang ang pasya niyang huwag kumain ng isda sa palaisdaan. Bago pa man dumating si na Jake, ay may napagsunduan na sila ni Edison. Gusto niya ito, hindi ba? Itinaas niya ang pandikoko at soft drinks na merienda ni Edison at ng dalawang duwende. Pwede ba ninyong manmanan ng mga Turquio? Tapos isumbong niyo sa akin ang mga ginagawa nila. Parati ko kayong pamimeriendahin. Kung gusto niyo, Jollibee pa tayo. Alok niya. Kailangan niya ng mga mata sa loob ng bahay ng mga Turquio at ang mga duwende ang makakagawa noon. Tumango lang ang dalawang maliliit na nilalang at sinabing gusto namang ito ng ice cream sa susunod nilang pagkikita. Hindi na nga siya nakatugon dahil dumating na sina Jake, pero alam niyang may nahanap na siyang makakatulong sa pagsubaybay sa mga ito. Ang iniisip na lang niya ay kung paano sisimulan ang pag-ubos sa mga ito. Maaga pang gigising si Edward, kaya alas 7 pa lamang ng gabi ay nagsitulog na sila. Hindi siya komportable dahil minaamoy siyang malansa. Normal naman iyon dahil ilang hakbang lamang ang parak sila sa mismong palaisdaan. Ngunit kakaibang lansa ang sumisigit sa kanyang bungo. Amoy aswang. Bumangon siya. Alas 10 pa lamang noon. At mahimbing na mahimbing pa ang tulog na kanyang mga kasama. Mula sa bagnang lagi nakasabit sa kanyang uluhan, ay dinukot niya ang punyan lakris at dahan-dahang lumabas. May baon siyang asin. Nakaumang sa depensa ang punyal at nakikiramdam siya sa paligid. Panaka-naka ay may nakikita siyang padaan-daang kaluluwang ligaw, pero hindi niya inalala ang mga iyon. Hinahanap niya ang pinagmumulan ng kakaibang lansa. Ed? Alerto siyang napalingon sa tawag sa kanya, si Jorina. Kayo pala, ma'am. Lumapit ito sa kanya at napako ang paningin sa kanyang kamay. Ang gandang dagaw niya na. Silver? Napilitan siyang ilantad iyon. Opo, ma'am. May narinig kasi akong kaluskus dito sa labas. Akala ko may nakapasok kaya mitian siya nito. Malakas ang pakiramdam mo ah. Chill. Ako lang to. Tumungo siya. Pasensya na po. Babalik na po ako sa barracks. Sandali. Napamura siya sa isipan.
Baka naghihinala na sa kanya si Jorina. May kailangan po ba kayo, ma'am? Pwede ko bang hiramin yan? Tukoy nito sa punyal. Napatingin siya roon. Pilak ang talim noon at sungay na ang gitay ang hawakan. Kapag nasugatan si Jorina, ay tiyak na maglilib iyon. Sige po. Inaabot niya ang punyal sa babae. Maingat na hinawakan ni Jorina ang punyal noon at mayuming inilapat ang mga daliri nito sa talim. Inaabangan niya kung ano ang mangyari sa balat nito. Ngunit wala. Alam mo ba ang sinasabi nila tungkol sa silver? Anito, habang nakamata sa punyal at binabalibalik na diyon. May kaugnayan daw ito sa pagkakanulo ni Judas sa anak ng Diyos. Noon daw naisip ni Judas na mali ang ginawa nito. Itinapon niya ang 30 pirasong pilak sa templo ng saserdote. Pero may paniniwala noong unang panahon na masamang iimbak ang perang ipinambili ng buhay sa kaba ng templo. Kaya naman ipinambili nila ito ng lupa kung saan doon inilibing ang mga dayuhan. Alam niya ang kwentong iyon. Ipinaliwanag iyon sa kanya noon ni Derek noong itinuturo nito sa kanya ang importansya ng bawat armas sa laban sa kasamaan. Pero hayaan niya magkwento si Jorina para kunwari ay inosente siya. Naiugnay ang pilak sa kamatayan ng anak ng Diyos sa pagtataksil ni Judas at sa libingang binili ng mga saserdote gamit ang salping yun. Pagpapatuloy pa ng babae. Pinaniniwala ang sinumpang metal ang pilak kaya pinangingilagan nito ng mga sinumparing nila lang. Kaya ng mga bampira, taong lobo at aswang. Biglang itinutok ni Jorina ang punyal sa kanyang mukha. Bagya lamang siya umilag. Tinatawanan siya ng babae. Ang ganda ng dagger mo. Heirloom, yan ano. Bakit hindi mo ibenta? Stansya ko ay mahal yan. Tatapikin sana siya nito sa balikat. Pero binawi niya ang kamay. Magpahinga ka na. Maya-maya ay maghahangon na kayo ng mga tilapia. Pagkatapos ay tinalikuran siya nito. Nagitgitan ang mga ngipin ni Jorina. Sigurado siyang hindi pangkaraniwang tao ang ed na iyon. Iisang tao lang ang kilala niyang may pag-aaring ganong klaseng punyal at porselas. Hindi niya maaaring malimutan ang taong kumitil sa buhay ng Lolo Cecilio nila. Ang dayuhang mandirigma, si Alec Hochlin.